Hello mga karapsa, masayang buhay. Welcome back to Pagkaing Rapsa. Today, another negosyo recipe na naman ang ating pagsasaluhan. Gagawa tayo ng creamy and yummy carbonara. Simulan na natin. Dito sa ating carbonara ay gagamit tayo ng ham at bacon. So dahil ito ay pangnegosyo, bumili tayo ng sweet ham na mura. Pero masarap na rin naman. So ito yung nabili natin, Berlin's Food Sweet Ham. So ito ay nabili ko 36 pesos, 12 pieces na yung laman sa kanyang dito sa isang pack. Pero ito ay hindi natin ilalagay lahat. Kukuha lang tayo ng 6 pieces. Yung 3 pieces dyan ay ilalagay natin o isasama natin sa sauce. At yung 3 pieces naman ay mamaya ay ilalagay natin sa toppings. So, gusto natin na presentable yung ating produkto dahil our eyes it first. Kailangan appealing yung ating carbonara. So, magtatabi tayo niyan mamaya. Pero kung ito ay pangkain nyo naman, pwede kayong bumili ng mga sweet ham na branded na gusto ninyo. Pwedeng CDO, pwedeng Pampangas Best. Nasa inyo yan kung ano yung gusto ninyo. Pero since nga ito ay pang negosyo, okay na tayo dito sa mura, pero okay na rin yung kanyang lasa. Ito ay piniprito lang natin ng bahagya para mamaya ay hindi ito madurog kapag nilagay natin ito sa ating sauce dahil medyo manipis itong brand na ito. Sa ating bacon naman, meron tayong brand na ginagamit. Ito ay Mallows. Hindi ko lang sure kung meron kayo neto sa inyong lugar. Pero ito ay nabibili natin mura lang, 65, compared sa mga branded. And ang gusto ko dito, bukod sa mura, talagang malasa yung bacon. Medyo marami nga lang yung taba, pero legit na bacon talaga. And yung iba kasing nabibili natin na branded, medyo maalat yung bacon. O kaya naman ay matabang, o kaya naman ay mabilis, sobrang nipis nung kanyang pagkakat. So eto, okay na okay, at actually ginagamit ko to minsan kapag kami ay nagsasamyo. So hindi natin ito ilalagay lahat, kalahati lang yung ating ilalagay, dahil ito nga ay sobrang malasa naman. So yung fat na marerender natin dito sa ating bacon, o yung mantika na makukuha natin dito sa ating bacon, ito na yung gagamitin natin mamaya sa pagigisa. So, itong dalawang piraso ng bacon na ito, mamajikin na lang natin ito mamaya. Paparamihin natin ito. So, gagawin natin dyan ay hihiwain lang natin ito ng maliliit. So, ito na yung ating gagamiting ham at bacon sa ating sauce. So, hiwain lang natin ito. At habang hinihiwa natin ito, commercial muna tayo. Sa mga viewers natin na hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. At invite ko na rin po kayo na mag-join sa ating Facebook group, Negosyo Recipes Pagkaing Rapsa. Let's all be connected. Pwede kayo mag-share ng recipes ninyo. And soon, magkakaroon pa tayo ng giveaways. See you! Ayan, ready na yung ating ham at bacon. Kung mapapansin nyo, medyo konti lang. At kung naiisip ninyo na baka walang lasa yung ating creamy carbonara, don't worry, mamaya ilalagay natin ang ating star ingredient na magpaparap sa palalo dito sa ating recipe. Ngayon ay magigisa na tayo. Ginamit natin yung mantika doon sa ating pinagprituhan ng ham at bacon. At sasamahan natin ito ng konting margarine. So, ang gamit kong margarine ay buttercup margarine, mga 2 to 3 tablespoon ay okay na. At kapag medyo nag-melt na itong ating margarine, ay pwede na nating ilagay ang ating bawang. Kapag mapula-pula na ang ating bawang, isusunod na natin ang ating ham at bacon at isasama na rin natin ang ating mushroom. Ito ay igigisa lang natin ng 1 to 2 minutes. At ilalagay na rin natin ang ating all-purpose cream. So, ang gamit nating brand dito ay Angel kasi ito ay medyo mura. Ilalagay na rin natin ang ating evaporated milk. At saka natin ito titimplahan ng asin at paminta. So, sa paminta, durog na paminta ang ating ilalagay. At sa asin naman, konti lang, mga half tablespoon lang
dahil mamaya yung ating ilalagay na cream of mushroom ay medyo maalat na. Isisimmer lang natin ito at kapag kumulo na, ay pwede na nating ilagay ang ating keso. Ang gamit kong keso dito ay Eden Cheese. Medyo mahal ng konti compared sa ibang brand pero legit na masarap talaga itong cheese na to. So, hindi ko siya tinitipid dahil ito ay sa mga nagpapasarap dito sa ating carbonara. So, dito sa ating sauce, 1/4 of a box lang naman ng Eden cheese ang ating ilalagay. And then, mamaya, sa toppings na lang ulit tayo maglalagay or mag-add ng cheese. So, eto na nga yung isa pa sa magpapasarap dito sa ating recipe. Maglalagay tayo ng cream of mushroom. Ang gamit ko ay UFC brand, pero pwede kayong gumamit ng ibang brand katulad ng Knorr. So, wala naman halos pinagkaiba yung lasa nila. Okay na tayo dito sa UFC brand dahil mura na rin naman. So, isang pakete ang ating ilalagay at ito ay tutunawin muna natin sa tubig bago natin ilagay sa ating sauce. Or else, magbubuo siya, hindi magiging maganda yung consistency ng ating sauce. Ilalagay na natin ito dito sa ating nilulutong sauce at dadagdagan pa natin ito ng tubig. So, yung tubig natin, nasa 2 cups ito. Saktong-sakto lang itong measurement natin dun sa dami ng pasta na ating lulutuin. So, ito ay papalaputin natin. Hindi na natin ito lalagyan ng cornstarch para lumapot dahil yung ating cream of mushroom ang magpapalapot dito sa ating sauce. So, pagkatapos nito, kapag medyo nag-thick na yung ating sauce, titimplahan pa natin ito ng konting asukal para medyo matamis pa at saka ng ating paminta at asin. I-simmer na lang natin ito ng ilang minuto pa at ready na ang ating carbonara sauce. I-set aside muna natin ang ating sauce at lutuin na natin ang ating pasta. So, ang tubig natin ay nilagyan na natin ng asin para magkalasa yung ating pasta at mantika naman para hindi magdikit-dikit mamaya yung ating pasta once na naluto na natin ito. Lulutuin lang natin ito al dente cook, meaning to the bite, hindi overcook at hindi rin undercook. Kung pang negosyo nga ito, pwede kayong bumili ng pasta na kilo-kilo sa palengke, mas mura yon. Kaya lang, babantayan talaga natin ng husto yung ating pagluluto para hindi ito ma-overcook. Kasi once na overcook yung mga mumurahing pasta, mabilis itong nagiging malata or sobrang lambot. So if ganun naman yung case, na sobrahan kayo sa pagluluto ng pasta, pwede nyo ilubog, hanguin yung pasta at ilubog agad ito sa tubig para medyo mag-stop yung cooking process niya. Bago natin isalin ang ating pasta dito sa ating kawali, ay kukuha lang tayo o magtatabi tayo ng konting sauce dahil ito ay lalagay natin mamaya as toppings sa ating carbonara. So, ayan, sinasalin na natin. At itong ginawa nating sauce ay saktong-sakto lang dun sa dami ng pasta na ating nilagay, 900 grams. So, hindi naman ito yung tipo na medyo nagda-dry. At mamaya nga ay maglalagay pa tayo ng additional sauce sa toppings natin. So, ito na, sinali na natin sa ating bilao. Nakagawa tayo dito ng dalawang bilao. Ito ay good for 8 packs ang isang bilao. Ayan, so ilalagay natin yung ating tinabing sauce. At saka natin ilalagay yung ating mga tinabing ham and bacon mamaya. Ayan, so hinihiwa na natin yung ating bacon. Again, ito ay pinarito natin bago natin ilagay dito sa ating toppings. So, nagugas tayo maigi ng ating kamay. Kumanta pa tayo ng happy birthday at bahay kubo, laron-laron sinta at lahat na. Lalagyan pa natin ito ng konti pang keso. Pero huwag masyadong madami dahil ang ating sauce ay cheesy na and creamy. Dahil ayaw naman natin itong nakakaumay. At ang paglalagay ng keso ay nakakadagdag din ng alat dito sa ating mga recipe. Like Eden cheese, medyo maalat kapag nasobrahan. At ito, nilalagay na natin ang ating toppings, ang ating bacon at ang ating ham.
And just like that, ganun lang kadali gumawa ng ating creamy and cheesy carbonara. Magkano naman kaya ang ating tutubuin sa ating recipe? Disclaimer, ang presyo ng mga ingredients ay maaring magbago depende sa lugar kung saan nyo ito binili at ang ating costing ay guide lamang, kayo pa rin ang magdidesisyon kung magkano nyo hahalagahan ang inyong produkto. Ang puhunan natin dito sa ating recipe ay 292.50 kasama na dyan ang ating dalawang bilao, ang ating packaging at ito ay sinamahan din natin ng 50 pesos para sa ating pagod at hirap, tubig at gasol, ito ay may total na 442.50 at dahil nakagawa nga tayo ng dalawang bilao, ang bawat bilao ay 221.25 ang ating puhunan. Ito ay maari nating ibenta ng mula 450 kung gusto mo nang mabilis lang to 600 pesos at tayo ay maaring tumubo naman ng 458 to 758 kapag nabenta natin ang dalawang bilao ng ating creamy and cheesy carbonara. So ayos na ayos, basta samahan lang natin ng konti pang diskarte, I'm sure kikita talaga tayo dito sa ating recipe at ito ay maari din nating ibenta per styro, short order o kaya naman ay isama sa ating bilao food package. And again, ito ay hindi lang pang negosyo, pwede rin ihain sa anumang special na okasyon, ihain sa ating pamilya, at pwede nyo pang dagdagan ng inyong bacon at ham katulad nito. Ayan, pero yung sauce huwag nyo nang baguhin kasi okay na yung timpla ng ating sauce dito sa ating recipe. I hope kahit papaano ay makatulong sa inyo ang ating video for today. Thank you so much for watching and see you on my next video for another negosyo and rapsang recipe. Bye!